Isa pang eksklusibong balita sa DZRH kanina po itong umaga. Usap-usapan pa rin ang tinaguriang Red October o ang umano'y nilulutong destabilisasyon laban kay Pangulong Duterte. Ang tanong, talaga bang may posibilidad na maulit muli ang mga nakaraang kudeta? Kakasa nga kaya ang mga militar dito? At posible bang may kampihan ng nangyayari para mapabagsak o kampihan ng nangyayari para mapabagsak ang Pangulo o ang gobyerno? Ang sagot ni dating AFP Chief of Staff Rodolfo Biazon sa tanong na yan. Alamin natin sa report ni Peachy Gonzalez. Kumpiyansa si dating AFP Chief of Staff at former Senator Rodolfo Biazon na hindi na muling mangyayari ang mga nagdaang kudeta sa kasalukuyang administrasyong Duterte. Sa exclusive interview ni Dr. Cesar Chavez sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Biazon na hindi maiaalis sa mga sundalo ang mabahala sa kalakaran ng gobyerno ngayon, pero malabo nang maisipan ng mga ito ang mag-organisa at maglunsad ng panibagong kudeta laban sa Pangulo. Giit ng dating opisyal, natuto at nabago na ang pagkakaintindi ng mga sundalo dito dahil na rin sa mga nakalipas na kudeta at malabo na rin anyang magtagumpay ito ngayon. Kung pag-uusapan naman anya ang nilulutong destabilisasyon ng mga komunista laban kay Pangulong Duterte sa Oktubre, ayon kay Biazon, hindi na bago ang communist rebellion sa Pilipinas dahil 6 na dekada na rin itong ginagawa ng CPP, NPA, and DF. Ang dapat na lang anyang mapatunayan ay kung may ibang sektor o political party na nakikipagtulungan sa mga komunista para pabagsakin ang Pangulo. So kung ito ay yung Red October, eh, pakana lamang lang CPP-NPA, hindi na bago yan. Ang maaaring bago kung sakasakaling kasama yung iba pang sektor dyan, na especially nasa mainstream of the political structure of this country, like the Liberal Party, Magdalo, etc., etc. Yun ay dapat mapatunayan. Pero kung si Biazon ang tatanungin, hindi umano ito naniniwalang ang CPP, NPA, NDF ay makikipag-alyansa sa Liberal Party, Magdalo Party List o maging kay Senator Antonio Trillanes. Sa katunayan, mas nababahala pa nga umano si Biazon sa pinanggagalingan ng mga impormasyon tungkol sa destabilization plot laban sa Pangulo. So, saan ang galing yung istorya na yan? Yun kailangan malaman. Senator? Ito ba? Ay nanggaling sa isang quote-unquote friendly country. And how friendly really is this country? Kasi ako'y nababahala din doon sa report na yon, yung wiretap conversation na kinuha ng isang friendly country. Kasi kung nawawiretap ang Liberal Party, halimbawa, si Senator Trillanes, halimbawa, ang Magdalo, halimbawa, hindi kaya nawawiretap din ang presidente? Dagdag pa ni Biazon, sa halip na problemahin ang umunay destabilization plot laban sa Pangulo, na mismong si Defense Secretary Delfin Lorenzana na rin anya ang nagsabi na chismis lamang, ay makabubuting tutukan na lang ng pamahalaan kung paanong palalakasin ang institusyon ng bansa. Para sa DZRH Network News, Peachy Gonzalez, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.